Okay, gagawa po tayo ng V60. Nakagrind na po ako ng pins natin na gagamitin. Tapos kuha po tayo nito para gamitin natin sa V60. Harap lang natin sa akin. Tutupi lang natin ang ganyan. Tapos lagay natin siya rito. Ayan. Tapos basahin natin ng mainit na tubig para mawala yung lasa niya sa lasang kape na gagawin natin, kasi pagka hindi mo ginawa yun, lalasa yung papel sa kopi natin. So V60, meron kami yung grind size dito, 5 ang gamit namin. So, kunin natin dito. Ang gamit namin nga pala 20 grams. So, kunin natin. Pero, tapos lagay natin ang beans dito. Kailangan 20 grams siya. Kulang. So, kunin natin siya 20. Para lang maging 20 grams. Ayan. 20 grams na. So, kailangan ipantay natin siya para pag-pour natin na maging okay siya. Tapos stir ulit natin. Tapos yan. So, bago natin i-tear, mag-start. Ito na tayo. Mag-start na tayo dito sa seconds. So, first pour namin 40 grams. Wah. So, hintay lang tayo ng 30 seconds. Siya. Kailangan mag-ganyan siya. Sumumpra lang tayo. Tapos, ang second pour, 120. Kailangan ng pagpupur natin dahan-dahan lang. Liliit, lalaki, ng circle. 20. Tapos, wait ulit tayo ng 1 minute and 20 seconds para mag-proceed ulit tayo sa pangatlong pouring. V60 itong ginagawa natin. Chong. Oops. Ito na. Ito na, 300. Kailangan mag-collect na tayo ng 300 dito. Dahan-dahan lang. Di siya mabagal, di siya mabilis, kailangan sakto lang. Yeah. 300 grams po siya. Tingnan po natin ng 3 minutes. Kailangan bago siya mag 3 minutes, kailangan tapos na siya. Gamit pala namin ng ano rito, 1:15. 1 grams times 15 na water. Yung ratio namin.
no? Sakto tayo, wala na rito. Bago sa mag 3 minutes. Tapos na tayo. So, itapon na natin. Tapos dito. Bago natin isalin yan, kailangan circle lang natin. Pero bago lahat, kuha muna tayo ng cup. Tapos painitan natin para ma-preserve yung coffee, yung init ng kape natin. Tapos tayo rito tubig, ganun lang. Tapos tapon na natin, pwede na tayo mag-serve ng P60. So yun mga chok, pwede na tayong ready to serve na to. Salamat sa pagtutok nyo, yun lang, ganun lang ang B60 natin. Thank you.